Hi, ang topic natin ngayon ay about sa vectors. So, magiging objective na ito ay yung pagkaiba niya sa scalar at vector. Ang scalar ay isa siyang quantity na merong magnitude. So, ilan sa mga halimbawa dito ay itong 5 oranges at 4 kilograms, maging yung 3 miles din. So, unlike scalar, itong vectors naman natin ay quantity that has both magnitude and direction. So, may kasama siyang direction. So, ilan sa mga halimbawa dito ay itong 5 kilometers west, 3 meters per second north, at 2 newtons to the left. So, itong vectors, katulad din ng scalar, meron din tayong operations dito. Ilan sa mga operations ay kagaya ng mga addition, subtraction, at multiplication. So, sisimulan natin siya sa addition. Sa graphically lang na addition muna. So, addition. Given tayo ng vector na C equal siya sa A plus B. Dapat, yung naunang vector natin, ito yung A, at ito naman yung B. Kung sa halimbawa, given tayo na itong dalawang to, yung resultant vector natin, dapat magmumula siya dito sa buntot ni A, papunta sa arrowhead ni B. So, ito na yung resultant vector natin, or C. So, sa vector, meron tayong tinatawag na resultant. Ibig sabihin na itong resultant ay yung sum ng lahat ng vectors. So, syempre, kapag meron din tayong addition, meron din tayong subtraction ng vectors. Pwede lang natin siyang isulat by means of adding those vectors. So, para mas mag-make sense, isusulat natin siya graphically. So, given tayo ng vector A na pointing siya sa northeast. And yung vector B naman ay pointing westward. So, kapag isusubtract natin siya, pwede lang natin ipagdugtong yung dalawa. So, idudraw lang natin yung vector A. Tapos, idudugtong lang natin itong vector B dito sa dulo ng A. Tapos, idudugtong lang natin itong resultant vector natin mula sa dulo ni A papuntang dulo ni B. So, ito na yung sabihin nating C equal siya sa vector A minus vector B. Pwede rin natin siyang isulat by means of adding those vectors. So, mapapansin natin na itong vector A minus vector B equal lang siya sa vector A plus parenthesis negative vector B. So, ito yung vector B natin. So, kapag ginawa natin siyang negative vector B, magpo-point siya towards right. So, ngayon, kung i-add natin tong dalawang to, itong vector A sa vector B, ang mangyari, iguguhit lang natin itong vector A natin kung saan siya originally naka-point. And then, idudugtong lang natin itong negative B na vector natin. So, mula dito sa dulo ni vector A, papunta sa arrowhead ni B, ayan ang resultant vector natin. Equivalent sa A plus negative B. So, nonetheless, itong dalawang vector na to, equivalent lang sila. Dito naman tayo sa components ng vector. Components of a vector. Given tayo ng vector, let's say, vector A ulit siya,
kapag nakapadiagonal siya, meron siyang x na component. So, tawagin natin siyang a sub x. Meron din siyang y component. Tawagin natin a sub y. Para makukuha natin tong value ng a sub x at a sub y, pagbabasehan natin tong magnitude ng vector a natin. So, sabihin lang natin na letter a, na walang arrowhead sa taas. So, makukuha naman natin tong a sub x kapag given tayo ng theta, gagamitin natin tong skill natin sa trigonometric function na Sokotowa. So, dito, gusto natin kuhanin itong a sub x. So, ito siya ay isang adjacent kasi katabi lang to siya ng angle theta natin. And ang a sub y naman natin ay siya yung opposite kasi siya ang katapat ng theta natin. So, para makuha natin itong a sub x, gagamitin natin itong adjacent. Itong cosine equals to adjacent over hypotenuse. Kasi given tayo ng hypotenuse na capital A. So, simulan natin. Cosine theta ay equal siya sa adjacent natin ay itong a sub x. A sub x over capital A. Yung hypotenuse natin. So, para mahanap natin itong unknown natin na a sub x, i-cross multiply lang natin to para makuha natin yung a cosine theta equal siya sa a sub x. So, isa-substitute na lang natin itong a sub x dito sa adjacent natin. So, a cosine theta yan. Ngayon naman, kukunin natin itong a sub y natin. So, alin kaya dito sa trigonometric function natin ang angkop dito sa a sub y natin. So, since given tayo ng opposite at saka hypotenuse, and then definitely gagamitin natin tong sine equals to opposite over hypotenuse. Sine theta equals siya sa opposite natin ay itong katapat na angle theta na a sub y over hypotenuse natin ay capital A. So, cross multiply na lang natin ulit ito, para makuha natin tong a sub y. So, sine theta times a equals siya sa a sine theta equals a sub y. So, isusulat na lang natin siya. Isasubstitute na lang natin yung value natin dito. Na a sine theta. At saka dito. So, meron na tayong value ng y component na itong vector a natin as a sine theta at yung x component natin as a cosine theta. So, ngayon naman, given tayo ng panibagong vector. So, consider itong vector natin, a pa rin siya. Nagpo-point siya sa southwest. So, ang mangyayari, meron siya ulit na x and y component. Kasi, diagonal siya. So, ang x component natin ay itong, sabihin natin na a sub x. And yung y component ay a sub y. Ngayon, kung sakaling given tayo na itong angle theta natin dito sa itaas, gagamitin ulit natin itong Sokotowa natin. So, para makuha natin itong a sub x, kukunin natin kung aling trigonometric function ang angkop dito. So, since nasa tapat ng angle theta natin itong a sub x, ibig sabihin, opposite itong part na a sub x. And then, given din tayo ng hypotenuse na capital letter A. So, definitely, para makuha natin itong a sub x, gagamitin natin itong so. So, sine theta equals to opposite ng angle na to ay itong a sub x. A sub x over a. So, find for our unknown a sub x. Cross multiply lang natin para makuha natin yung a sine theta equals to a sub x. So, ang a sub x natin sa part na to ay a sine theta.
So, para naman dito sa a sub y. Katabi siya ng angle theta natin. So, ang gagamitin natin ay itong adjacent. Itong cosine equals to adjacent over hypotenuse. Kasi siya ang pinakaangkop dito sa a sub y natin. So, gagawin natin ngayon ay cosine theta equals siya sa unknown natin na a sub y over hypotenuse na capital A. Ngayon, i-cross multiply natin to cosine theta times A, mangyaring A cosine theta equals siya sa A sub Y. So, isa-substitute na lang natin tong A cos theta sa A sub Y natin. A cosine theta. So, ngayon, meron na tayong values para sa components ng vector A natin. Yung X component natin, nangyaring A sine theta at yung Y component ay A cosine theta. Pero, kailangan pa natin ang sine nito. So, itong vector natin, with respect to our x-axis, pointing leftward siya. So, ibig sabihin, ang x-component natin dapat ay negative. Negative dapat to. And then, yung with respect naman sa y-axis natin, itong vertical axis ay pointing downwards. So, ibig sabihin, dapat negative din itong a sub y natin.